nagtatagpo ang aking simbahan, at sa kanya'y di mananaig ang kapangyarihan ng impyerno. Ikaw ay Pedro, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw nitong bato ay itatatago ang aking simbahan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain yung lahat. At sumayo rin. Magandang tanghali po, mga kapatid. Magandang tanghali. Uy, meron tayong kasama. Si Father Julius De Sagun, galing po siya sa parokya ng Our Lady of Fatima sa Binakayan, sa Kawit, doon sa amin sa Cavite. Father Julius, wine-welcome po namin kayo sa buhay at mapanalangining sambayan ng Kristiyano dito sa Quiapo. Samahan niyo na rin ako, mga kapatid, sa patuloy na pananalangin para sa paggaling ng aming bunsong kapatid. Ay, ang kapatid ko naroon katabi noong batang tagapag-ingat ng Pondo ng Pinoy, nananalangin din para sa patuloy na paggaling ng aming bunsong kapatid na si Joy Aure. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugda niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Ari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, buktong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan,
kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinakikiusap naming huwag mong ipahintulot na madaig ng anumang mabigat na pagsubok kaming naninindigan sa ibabaw ng batong si Apostol San Pedro, na sumasampalatayang matapat sa iyong anak na si Jesucristo na aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, sa matatandang namamahala sa inyo, nananawagan ako bilang isa ring matandang tulad ninyo. Nasaksihan ko ang paghihirap ni Kristo at nakakahati naman ako sa karangalang nalalapit ng ipahayag. Ipinamamanhik kong alagaan ninyo ang kawang ipinagkatiwala sa inyo ng Diyos. Pamahalaan ninyo ito ng maluwag sa loob, hindi napipilitan lamang, sapagkat iyan ang ibig ng Diyos. Gampanan ninyo ang inyong tungkulin, hindi dahil sa masakim na paghahangad ng pansariling kapakinabangan, kundi sa katuwaang maglingkod, hindi bilang Panginoon ng inyong mga nasasakupan, kundi bilang uliran ng inyong mga kawan. At pagparito ng Pangulong Pastol ay tatanggap kayo ng maningning na koronang di kukupas kailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. At sangayon sa pangako na kanyang binityawan, sa matwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y
tumatahak sa karimlan. Hindi ako matatakot, pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Tunay na ang pag-ibig mo at iyong kabutihan. Sasaakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Magsitayo po ang lahat. Pedro ang saligan ng aking simbahang banal, na daig kang kamatayan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, anong sabi ninyo? Sino ako para sa inyo? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan. At hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbabawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot naman sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Minamahal ng mga kapatid na kapwa deboto ng mahal na Nazareno, at sa inyo po, Father Jupiter, kababayan, magandang tanghali po sa ating lahat. Ipinagdiriwang po ngayon ng simbahan ang kapistahan ng Chair of Saint Peter. Uulitin ko po, Chair of Saint Peter. Kadalasan, ang kapistahan ng mga banal ay ipinagdiriwang sa kanilang kamatayan. Mayroong ipinagdiriwang yung conversion. Mayroong beheading, yung pag-aalay ng buhay. Pero ngayon, ang ating ginugunita is a chair. Tama ba ang ating pagdiriwang silya
o sa pagkakasalin sa Pilipino, luklukan. Mahalaga ang ating pagdiriwang na ito sapagkat hindi ito tungkol sa silya. Ito talaga ay tungkol sa authority na ipinagkaloob ni Jesus kay San Pedro bilang kauna-unahang Santo Papa ng simbahan. Noong siya'y tinawag na bato, kepas, rock, Peter, ang ibig sabihin po noon ay matatag. At ang sabi niya, sa ibabaw mo bilang bato, itatayo ko ang aking simbahan. At yun po ang ating ipinagdiriwa ngayon, ang authority na ibinigay ni Jesus kay San Pedro. Pero alam niyo po, itong tinatawag ngayon ng Panginoong Jesus na matatag. At ang sinabi pa niyang, ang pahihintulutan mo sa langit ay pahihintulutan. Yung ipagbabawal, sa lupa'y ganun din. Itong taong ito na kanyang sinasabihan, hindi ba't parang kailan lamang, kung nasusundan po ninyo ang mga pagbasa, ay napagalitan ni Jesus. Kasi nung pinapaliwanag niya ang patungkol sa kanyang pagdurusa, na kanyang haharapin at dadanasin, pinigilan siya. At ang sabi pa sa kanya, sana hindi matupad ang iyong sinasabi. At ang Panginoon ay tumingin dito kay Pedro at ang sabi, lumayas ka, Satanas. Pero ngayon, iniya-appoint siya bilang magiging luklukan ng simbahan. Hindi ba itong taong ito rin noong minsang ang Panginoon ay lumalakad sa ibabaw ng dagat? Sabi niya, gusto ko rin yan. At ang sabi ng Panginoon, halika, lumakad ka sa ibabaw ng tubig, lumakad naman. Hindi siya lumubog, pero kalaunan, natakot dahil malakas ang alon at siya ay nilamon ng dagat. Lumubog at sinabihan ng Panginoon, ikaw, napakaliit ng iyong pananampalataya. Pero ngayon ay parang nagbago ang ihip ng hangin at ang Panginoon ay nagsasabi dito sa taong ito, ikaw ay matatag. You are Peter, and upon this rock, I will build my church. Ano ang nangyari? This is no longer about Peter. Ito po'y tungkol na kay Jesus, na ang tao ay tinitingnan niya hindi sa kapangitan at kasamaan ng kanyang pagkatao, hindi sa kanyang mga kapulaan at kasiraan, sapagkat ang Diyos ay tumitingin ng may pag-asa sa bawat tao na darating ang panahon, ang taong ito ay mayroong maiyaambag sa kanyang misyon. Na ang taong ito ay mayroong magagawang mabuti. Na ang taong ito ay makapagbabago rin. At ito'y katotohanan na sinasabi sa atin ngayon ng ating Panginoong Jesus Nazareno. Kilala tayo ng Diyos. Alam niya ang ating kalooban. Kabisado niya ang ating ugali. At binibigyan niya tayo ng pagkakataon sino man tayo at ano man tayo na maging kabahagi ng kanyang misyon. Hindi dahil sa tayo karapat-dapat, hindi dahil sa tayo mabuti, hindi dahil tayo magaling, hindi dahil sa mga bagay na mayroon tayo, kung hindi ang Diyos ay maawain. Katulad ng sinabi sa ating Salmo Responsorio, ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magdarahop. Sa harapan ng Diyos ay wala tayong maipagmamalaki. Si Peter, kahit na tinanggap niyang authority from the Lord upang maging kauna-unahang Supreme Pontiff o Santo Papa, hindi na nangahulugan na siya'y biglang gumaling. Hindi. Ngunit ang Panginoon sa kahinaan ng tao ang siyang nagbibigay ng lakas. Tiyak po ako na kaya po kayo'y naririto ngayon at lahat po tayong namimintuho sa ating Poong Jesus Nazareno sapagkat alam nating marami tayong mga kahinaan at kakulangan na itinataas natin sa Diyos sa paniniwalang siya lamang ang makapagpupuno ng lahat ng ating mga kakulangan. Na siya lang ang ating magiging lakas sa mga sandali na tayo'y mahina at sa harapan ng ating
mahal na Senyor, Jesus Nazareno, tayo nakikiusap, Lord, tulungan mo kami. Wag mo kaming tingnan sa aming kahinaan. Ipagkaloob mo sa amin ng mga biyaya, hindi dahil sa kami karapat-dapat, kung hindi dahil ikay mabuti. Maging pastol ka sa amin, Panginoon. At kapag yan ang ating binigkas sa Diyos, ang biyaya, kahit na tayo hindi karapat-dapat, ay mag-uumapaw. Sa misang ito, ang tinitingnan natin ay hindi ang galing ni Peter, kaya ating isineselebrate ang kanyang luklukan at authority, kung hindi ang kabutihan ng Diyos. Sa mga taong nawawala ng pag-asa, andyan si Jesus. Sa mga taong mahihina, andyan si Jesus. Sa mga taong nangangailangan ng tulong, andyan ang Panginoon, handang umagapay. Sapagkat inuunawa niya tayo, inililigtas niya tayo, hindi sa dulo. Ngayon, kung nasaan ka sa iyong kalalagayan, inililigtas na tayo ng Diyos. At ang pinakamalaking pagliligtas niya sa atin ay ginawa niya sa Kalbaryo. Iniyahanda tayo nga ng ating pagbasa sa ating pagdiriwang sa mga parating na araw, sapagkat sa kasalanan tayo talagang tinubos ng Diyos. Doon sa punto na tayo madumi, doon niya tayo niyakap. Sa punto na tayo wala ng lakas, doon niya tayo inibig. At hindi tayo susukuan ng Diyos. Sa banal na misang ito, itiyas natin lahat sa Panginoon, ang lahat ng laman ng ating puso, hindi lamang yung magaganda, pati yung ating mga kahinaan, upang siya ang magsilbing lakas. Hindi lamang yung ating mga baho sa ating pagkatao, siya ang magpapabango at maglilinis sa atin. Hindi lamang yung mga bagay na sa tingin natin ay maganda, ang Panginoon ang siyang magpapakinang sa atin. At yun ay sa pamamagitan ng kanyang biyaya. At ano ang katunayan nito? Si Peter, na sa kabila ng maraming kapulaan, pinagpala siya ng Diyos, nilingap, minahal. At ang mga bagay na yan, sana ma-realize natin, dinadanas natin noon pa, mapahanggang ngayon, hindi nagsasawa sa atin ang Panginoon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Ama naming Diyos, sa iyong pangangalaga sa mundo, pinili mo si San Pedro bilang pinuno ng mga apostol at ulo ng simbahan. Sa bawat panalangin ang atin pong itutugon, basbasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Basbasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Ang ating Santo Papa Francisco, ang kahalili ni Pedro, naway gamitin ang kanyang kapangyarihan sa diwa ng paglilingkod. Manalangin tayo. Basbasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Ang Santo Papa at mga obispo at mga naglilingkod bilang mga diplomatiko ng tanggapan ng Santo Papa, naway maging mabibisang tagapaghatid ng pagkakaisa sa mundo, manalangin tayo. Basbasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Ang mga pari at mananampalatayang laiko, naway maging matatag sa kanilang pananampalataya at masunurin sa mga tagapagturo ng simbahan, manalangin tayo. Basbasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng kagalingan sa pamamagitan ng misteryo ng simbahan, manalangin tayo. Basbasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon.
Ama, tulungan mo kaming maging tapat na tagasunod ng iyong anak sa pamamagitan ng aming pagsunod sa pag-akay ng kahalili ni San Pedro. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Maihandog sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay. Sa'yong kabuti tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paunlakan mo ang pagdulog ng simbahang naghahain at dumadalangin upang sa pagtataguyod ni San Pedro bilang pastol, kami makarating sa iyong pamanang walang maliw na siyang hantungan ng pananampalatayang itinuro niya sa amin sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang sa nililingap mong kawan. Ito ang ginanap na pananagutan, ang giliw mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastol na patnubay ng sambayanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulak, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag nang tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo."
tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Maraming salamat po. Underneath
these ways. All my heart subdue itself before you, since it all before you faints and fades. Though I look not on your wounds like Thomas, you my Lord and you my God I call. Make me more and more believe your promise, hope in you and love you over all. Hidden God, devoutly I adore you, truly present underneath these veils. All my heart subdue itself before you, since it all before you faints and fails. Announcement. Bukas, February 22, ay Ash Wednesday na siyang simula ng panahon ng Kwaresma. Mamayang hapon, matapos ang misa ng ikalima, ay idaraos po ang rito ng pagsusunog ng mga lumang palaspas. Ang abo mula rito ang siyang gagamitin bukas sa Ash Wednesday. Susundin po ang Sunday Mass schedule sa araw na ito at mayroon din pong pagpapakumpisal sa araw na iyon. Ang araw din po ng Ash Wednesday ay mahalagang araw ng pagsasakripisyo, pag-aayuno at paglilimos. Lahat po ng nasa hustong gulang ay may obligasyon na lumiban o bawasan ang pagkain at mag-alay ng pagsasakripisyo sa kani-kaniyang pamamaraan. Maraming salamat po. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng Alert Level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19, agad-agaran na tayong magpabakuna at booster. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin banggitin ang grupo ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagdiriwang namin ito ng kapistahan ni Apostol San Pedro, kami nakinabang sa katawan at dugo ni Kristo, ang ginanap naming pakikipagpalitang handog sa iyo ay maging panandang naglalahad nawa ng pagkakaisa at kapayapaan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Maraming salamat, Father Julius, sa inyo pong presensya at sa inyo pong humiliya. Nakasimba ako, Father, salamat. At maraming salamat din pong lahat sa inyo. At sa lahat ng mga nag-alay sakripisyo at alay pasalamat sa inyong mga inihandog na petisyon sa dambana ng Panginoong Jesus Nazareno, sama-sama nating idalangin ngayon. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang kanilang mga pinasasalamatan, mga hinihiling, mga idinadalangin, at mga pinagsusumikapan sa araw-araw, pati na rin ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.